Last time, yung diniscuss natin ay tungkol sa electromagnetic waves. Okay? And basically, ginamit natin yung idea ng electromagnetic waves ay, well, waves nga siya. Mechanical, para siyang mechanical waves. Yung mathematics at least for mechanical waves ay ginamit natin for electromagnetic waves. Ang difference lang between mechanical waves at saka electromagnetic waves is that yung mechanical waves require a medium, pero yung light waves do not require a medium. Of course, may mga differences din in terms of constants. For example, yung V sa light waves ay nakocorrespond sa C, which is yung speed ng light, which is equal to 3 times 10 to the 8 meters per second, 300,000 kilometers per second. Okay, ngayon, ituloy pa rin natin yung discussion tungkol sa light, pero magiging specific tayo dun sa behavior or yung tinatawag na nature ng light. Okay, so tulad nung export. Ay, mali pala. Fine. Okay, tulad nung sinabi natin last time, okay, yung light waves, okay, or electromagnetic waves, or light waves, ay pwede nating i-represent in terms of these, tawag dito, lines. Okay, itong lines na to represent yung crests, di ba, na nagpropagate from the source. Okay, so meron tayong example na ginamit last time. Sinabi natin na ito ay yung sun, tapos mula dun sa sun, yung electromagnetic waves na yan, or di lang sun, pati pala antenna, tama? Antenna sa mga radio stations. Sinabi natin na yung antenna from the radio stations ay nagpropagate ng electromagnetic waves. And in 3D, these lines are actually spheres, diba? Surfaces ng spheres na nagpropagate in all directions. Pero syempre, in two dimensions, ang representation natin para sa sphere is just yung lines na ito. Okay, or section ng circle na ito. Okay? And of course, kung pagpapatuloy natin na gamitin yung ganitong klaseng description, medyo tawag dito matrabaho kasi every time na magdo-drawing tayo ng mai-represent natin yung light, it ay matrabaho na mag-drawing ng mga ganitong klaseng lines. Okay? Ang tawag pala sa mga lines na to, aside from crests, 'di ba? Sinabi natin na ito yung mga crests. Ang more appropriate term for them are wavefronts. Okay, similar sa ano, sa mga waves sa dagat, 'di ba? Yung wavefront, okay, na dumarating sa beach, okay, is exactly the same as yung crests, okay, ng ano nung wave na 'yon or highest peak ng point na 'yon. So, in the same way, ang tawag dito ay wavefronts. Okay, now we can represent itong series of wavefronts in terms of a line that is perpendicular to the wavefront. At itong line na ito or lines na ito ay yung rays. So basically, rays point towards the direction of the propagation of the electromagnetic wave. Okay? So mas madali nga namang i-represent in terms of drawing itong mga sections ng circle every time. Okay? So when we see a ray, okay, this represents a light ray and it tells you kung anong direction nagpropagate yung light na yon. Okay, so in this case, since it is propagating in all directions, we are going to draw rays, okay, in all directions. Okay, so pwede tayong magdagdag dito. Okay, pwede rin tayong magdagdag dito. Okay, and so on and so forth. Okay, so if the source is, or if the observer is very near dun sa source, ganito yung makikita niya. Pero kung yung observer ay malayo na sa source, okay, yung wavefront, okay, ay mukha ng parallel lines. Okay, so ito yung wavefront ngayon dito sa baba. Okay? So dahil malayo na siya sa source, yung wavefront ay parallel lines na. It seems that they are parallel lines. In that case, yung rays
na nire-represent ng wavefront na ito ay parallel lines lang din, okay, which are perpendicular to the wavefront. Okay, so, anong ibig ko sabihin dito? Halimbawa, syempre pag nasa dagat kayo, di ba? Pag nasa dagat kayo, yung wavefront na yon, makikita nyo na lines lang siya. Right? Pero, kung iisipin ninyo, saan ba galing yung wave na yon? Okay? Saan ba galing yung wave? Ano yung nag-cause ng wave na yon? Pwede nyo isipin na merong droplet of water na nag-cause ng propagation ng wave. Okay? Pero nagsimula siya sa isang point source, habang nagpropagate siya, okay, nakikita nyo yung sphere o yung circle ng wavefront. Pero kung malayo ka, hindi mo na makikita yung buong circle. Ang makikita mo na lang is a very, very small section of that circle. And it would seem na yung section na yun ay straight or parallel. Parallel, yung mga wavefronts ay parallel sa isa't isa. So yun yung ibig ko sabihin. So if you're very far away, the wavefronts actually look like parallel lines instead of circular lines na nirepresent dito. Okay. And consequently, yung rays, yung pag-represent natin doon sa wavefronts na yun, which are rays, ay ano lang din, parallel lines lang din. Okay? So, when we're describing light in terms of rays, okay, or light rays, ang tawag dun sa field ng physics na yun ay geometric optics. Okay? And it will be very helpful, and this type of description is actually very helpful, okay, pagdating sa geometric optics. Pero when we're using light in terms of electromagnetic waves, ang tawag dun ay physical optics. Okay? Para dun sa mga physics majors, ang geometric at saka physical optics ay pag-aralan nyo as a specialized course sa fourth year or third year? Ano ba kayo? Fourth year. 175. Physics 175. Okay, so yun yung idea dito. So for this chapter and for the next for the succeeding chapters, we're going to represent light in terms of these rays. Pero keep in mind that these are waves pa rin that are propagating. Okay? Okay? New idea dyan. So, mapapansin nyo rin dito sa figure na itong source na to ay nag-emit ng light. Okay? Actually, lahat ng objects na nakikita nyo ay nag-emit ng light. Otherwise, hindi nyo yan makikita. May sense ba yun? Diba? Kasi paano nyo makikita kung walang light na nanggagaling sa kanya? Diba? For example, may kandila kayo, brownout, diba? May kandila kayo, patayin nyo yung kandila, may makikita ba kayo sa paligid nyo? Obviously, wala. Diba? Unless na may light source din sa labas. Pero sabihin natin na enclosed yung space, may kandila kayo sa gitna, tapos pinatayin nyo yung kandila, okay? Dahil curious lang kayo kung anong makikita nyo. Pero, obviously, wala kayong makikita. Okay? Pero pag sisindihan nyo ulit yung kandila, in addition dun sa ilaw, nakikita nyo rin yung kandila. Okay, bakit? Kasi yung ilaw na yon propagates in all directions. And nire-reflect nung kandila yung ilaw na yon. Kaya nyo nakikita yung kandila kasi nag-emit din siya ng light. May light na nagagaling dun sa kandila. Pag tumingin kayo sa paligid, yung ding-ding, nakikita nyo rin. Bakit? Kasi yung light na nagagaling sa kandila ay nire-reflect off the walls. So everything that you see, okay, is because light is emanating from that object. Nakasunod. So nakikita-kita tayo ngayon, nakikita natin ang isa't isa ngayon kasi lahat tayo ay source of light. Okay, yun yung idea doon. Okay, so we are all sources of light. Regardless kung tayo talaga yung main source or nagre-reflect tayo nung light na yun. Okay, pero obviously, hindi tayo yung source ng light. Okay, paano nyo matetest na hindi tayo yung source ng light? Kasi pag dumilim, hindi tayo nag-emit ng light. Tama? Wala kayong ganong superpowers, no? No? O meron? Meron ba kayong ganong superpowers na pag nakapikit kayo, walang nakikita, tapos pagdilat nyo, mata nyo lang nakikita nyo. May ganun ba kayo? Superpowers?
Wala. Kahit yung mga pusa na nakikita ninyo or anong tawag dito, aso, di ba paggabi, nakikita nyo na parang tawag dito, nagre-reflect yung light of their eyes. Pero yun nga, nagre-reflect lang yung light mula sa mata nila. May flashlight kayo, ganun yung sa pusa. Siyempre, yung pusa, titingin niya na ganyan. Pero, makikita nyo yung reflection ng light na galing sa flashlight ninyo papunta dun sa, galing dun sa mata ng pusa. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Okay, so, kung ayaw nyo matakot, huwag nyo na lang flashlightan yung mga mata nila. Kasi, di ba nakakatakot yung itsura ng mga yon? Di ba? O hindi kayo natatakot? Hindi kayo natatakot, so malamang sinisipa-sipa nyo rin yung... Sir. Yes, sir. Ako, naka-record yun. Huhulihin ka ng pause. Okay. So, limbawa, yung some objects are able to reflect light and some objects are able to absorb light. So, limbawa, yung mga leaves. Okay, bakit green yung nakikita natin na kulay ng leaves? Kasi lahat ng colors ay inaabsorb niya except yung green na color. Okay, and inaabsorb niya yung ibang colors in order to produce energy. Okay, so ganun din yung basic idea. Bakit yellow ang damit mo, violet ang damit mo? Kasi naglagay ng dye dyan in such a way na yung dye na yon absorbs all colors except yung color na nakikita. Okay, so nire-reflect niya yung color na yun. Okay, so kung black yung damit ninyo, okay, bakit black ang nakikita nyo? Well, most probably kasi ina-absorb lahat ng colors nung dye na yun. Okay, which begs an interesting question. Totoo ba na pag nagsuot kayo ng black na shirt, ay may initan kayo kumpara sa kung nagsuot kayo ng colored na shirt? Okay, ano sa tingin nyo? Paggabi? Paggabi, wala tayong basis doon. Okay? Siyempre, pag umaga at pag mainit. Ano sa tingin nyo? May ano ba doon? May reason ba? Reasonable ba yun? Reasonable ba yung assumption na yun? Yes? Mukha naman, di ba? Mukha naman. Okay. So, actually, yun yung isa yung pwedeng pag-experimentuhan. Maging project kung gusto nyo ng additional grade. Okay? Yun lang. Kailangan nyo lang i-quantify. Ibig sabihin, kailangan nyo i-measure ng maayos yung temperature ng katawan. Okay? So, yun yung isang pwede nyong gawing project. Okay, so, okay. So, ang idea is all objects emit light. Okay, ano bang mga sources ng light? Well, itong mga ilaw na ito, ano ba to? Ano bang tawag natin sa mga ilaw na ito? Fluorescent. Alam niyo kung paano nagpo-produce ng light yan? Well, merong material na pag nag-absorb ng current ay nagpo-produce ng light. Okay? So it's more of an atomic interaction with light. Okay? So hindi natin itatackle yan dito sa 103, pero yung physics major itatackle nila yan sa 104. Okay? Ngayon, may mga nag-dare na mga math majors na mag-take ng 104 as an elective. Okay, wala sila dito. Obviously, wala sila dito. Kasi kailangan yung 103 para makapag-take ng 104. Pumasa naman sila. Okay? Pero kung interesado kayong matutunan yung mga ganung bagay, okay, pwede nyo rin i-take yung 104 as an elective kasi mukhang, ano tawag dito? Hindi na yata kayo papayagan mag-take ng physics 121. Oh. So, tinry nilang payagan kayo sila ng physics 104. Nag-survive naman sila. Okay. So, okay. Okay lang yung ano. Okay lang na i-take yung 104. Sinasabi ko lang. Okay, ano pa yung ibang sources of light? Yung ano tawag dito? Bumbilya sa bahay.
mga bumbilya sa bahay. Paano nag-work 'yon? Paano nag-work yung mga bumbilya sa bahay? Hindi nyo alam? So ito yung bumbilya, more or less. Yung mga lumang bumbilya pinag-uusapan natin, ano? Okay, di ba tapos mga... Okay, tapos, dyan sa loob, meron yang filament. Okay, di ba nung bata kayo, ganyan ang itsura ng... Ganyan kayo mag-drawing ng paa? So, hindi, bata kayo eh. Marirealize nyo na lang na mali pala yung ano nyo, di ba? Drawing nyo pagkatapos nyo ng i-drawing or pag pinagtawanan na ng mga magulang ninyo, di ba? Pero, dito, nagamit ko na yung skills ko nung bata ako, nung drawing ako ng paa, para i-represent yon na filament dun sa ilaw. Okay? Actually, hanggang dito lang yung ano, hanggang dito lang yung material na nagda-light. So, yung material na yan is tungsten. Okay? Okay, ano yung, alala nyo ba yung ano niya? Chemical symbol? Alam nyo kung anong ibig sabihin ng W? Wolfram. Okay. So, sa mga math majors, madaling tandaan yan. W, Wolfram. Di ba meron kayong Wolfram? Oo. Yung website na pinupuntahan ninyo para... Oo. Pero yun, Wolfram. Ito, Wolfram. Okay, anyway, yung tungsten na yan, ay mayroon yung specific na property. Na pag pinadaanan nyo ng light, pag pinadaanan nyo ng current, mag-emit siya ng light. Okay? Contrary dito, ito ang nag-emit nito, ang nag-emit ng light dito ay gas. Dito ang nag-emit ng light ay solid object. Pero yung principle is the same. If you allow current to pass through them, they will emit light. Ngayon, meron ding gases dito para ma-enhance yung light. Pero kung wala yung gas na yan, ang makikita nyo lang is mamumula yung gitna. Okay? Mamumula lang yung gitna. In the same way na yung mga electric stove, and I don't mean yung induction, yung electric stove na luma. Okay, yung mga electric stove na pag sinindihan nyo, mamumula. Di ba? Na-observe nyo ba yun? Okay, so bakit sila namumula? Well, ang idea is, pag pinadaanan nyo yan ng current, yung mga atoms na nandoon sa loob ng material ay mag-oscillate. Mag-vibrate yung mga yan. Okay, at sobrang lakas ng vibration nila, magpuproduce sila ng light. Okay? And the higher the energy that they absorb, the higher, ang tawag dito, the frequency of light that they emit. So magsisimula sila sa red, okay, pupunta sila sa yellow, and then eventually magiging white yan. Kung nakakita na kayo ng mga metal workers, di ba, pag nilagay nila sa apoy yan, pula lang muna yung simula. Di ba, kaya nga may term na red hot. Okay, pero pag pinatagal nila doon, magiging yellow yan. Actually, mas mainit ang yellow kaysa pula. Eventually, magiging white yan kasi yun na yung sobrang init. Okay, so makikita nyo rin na yung heat is actually related to light emission. Okay, so ang tawag naman doon ay thermal radiation. Okay, and it doesn't have to be visible light. Okay, actually, lahat tayo ay nag-emit ng heat. Alam niyo naman 'yon. 'Di ba? Lahat tayo ay nag-emit ng heat. Punta kayo sa isang room na punong-puno ng punta kayo sa isang room na may aircon. Okay, tapos sabay-sabay kayong pumasok doon. Maya-maya, yung room na 'yon ay iinit na. Okay? Bakit? Saan galing yung heat na 'yon? Obviously, galing 'yon sa mga taong pumasok doon sa room na 'yon. Okay, kasi hindi kinakaya ng aircon yung heat na iniimit ninyo. Yung heat, hindi ang heat. Okay? Ngayon, ang tawag dito, ang tawag natin dun sa heat na iniimit natin, it's actually an electromagnetic wave, but ang tawag natin dun ay ang wavelength na yun ay nagko-correspond sa infrared.
Kaya nga mayroong tinatawag na infrared goggles. Right? Ang dinedetect ng infrared goggles ay yung heat na nagagaling sa katawan ninyo. At yung heat na yon ay lumalabas in the form of electromagnetic waves na nadedetect ng goggles. Ang infrared ay hindi visible light. Tama? Pero bakit yung nakikita sa goggles? Kasi ang ginagawa ng goggles is nag-false color imaging. In other words, nilalagyan niya ng color yung specific na wavelengths. Okay? Pero hindi yun yung tunay na color. Okay? Nire-represent niya lang yun para syempre makita ninyo. Parang tanga naman yung kung mag-goggles kayo pero hindi nyo makikita yung ano, di ba? Kailangan niya i-shift ng konti yung colors. Okay? Pero yun yung idea. Nag-emit tayo lahat ng heat in the form of infrared. Okay, ngayon, maraming hindi nakakaalam yan. Ngayon nyo lang ba nalaman yan? Yes, maraming hindi nakakaalam yan. So, pwede nyong sabihin sa ibang tao na hindi nakakaalam yan na superpower nyo yan. Okay? Alam mo ba na nag-emit ako ng infrared radiation? Pero secret lang natin to, ah. Ganun kayo. Tapos, challenge ka niya, di ba? Sige nga. So, gagawin mo, gaganon ka lang. Okay. Asan na? Hawakan mo ako. Anyway, okay. Nag-extend na yung joke. Nalagpasan niya yung nakakatawang ano, part. So, okay na yun. Okay? So, ito yung iba't ibang sources ng light. Okay? So, meron kayong atomic source. Meron kayong thermal source. Okay? And yung very recent na discover ay yung tinatawag na lasers. Okay? Alam niyo ba ibig sabihin ng lasers? Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, medyo heavy yung ibang words, di ba? Well, ano bang alam natin doon? Yung magkabilang dulo, yung light at saka radiation. Okay. Alam din natin yung amplification. Alam niyo ibig sabihin ng amplification? Yes, i-increase niyo yung intensity or yung volume, so to speak. Ngayon, meron kayong tinatawag na meron doon sa gitna na stimulated emission. Okay, ibig sabihin noon, mag-emit ng light, pero it has to be stimulated by something. Okay? Ngayon, hindi ko na i-describe kung ano 'yon, pero 'yun yung idea. In order for light to be emitted, it has to be stimulated. Once the light comes out, it's amplified. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng laser. And, pwede mong i-amplify yung specific na wavelength lang. Kaya nga yung light amplification o yung lasers ay merong color lang na red or color na blue. Ano bang colors lang? Red at saka green. Very recently, na-awardan yung isang physicist ng tawag dito, Nobel Prize. Okay, ng Oscar. Ng Nobel Prize si tawag dito for discovering yung blue laser. Okay, ngayon matagal bago na discover yung blue laser kasi it took special type of materials para makagawa ng blue laser. So recent lang na discover yung materials na yan. Okay, and it's extremely hard to engineer. Okay, kaya ngayon lang very recent lang yung blue laser. Pero dahil may blue laser na kumpleto na yung spectrum. Okay, so lahat ng light kasi yung RGB nando doon na eh. Red, green at saka blue. So pwede ka nang gumawa ng ano? Flashlight na. Yes, flashlight na laser, di ba? Di ba ang cool nun? Meron kala mo flashlight lang ano, pero pag andiyan na yung assailant mo, yung kalaban, laser pala yung ginagamit mo. Okay? So pwedeng parang laser sword na lang, yun lang, endless. Di ba? Lahat ng tamaan sa path ay mamamatay. Di ba? Hindi mo lang pwede sabihin doon sa likod, tabi muna kayo dyan. Para yun lang yung katamaan. Kung nababasa nyo rin sa mga social media, binabalita din doon na in about 5 or 10 years, between 5 and 10 years, yung US ay mapu-fully develop na nila yung arsenal nila. Okay, in terms of using lasers as a weapon.
Ngayon, ang nagagawa ng US sa laser technology is, tawag dito, hindi target practice. Masyadong mahal yun na, ano, na pang target practice lang. Is i-destroy yung mga missiles na nag-a-approach. So, kaya na nilang gawin yon. So, pag merong threat, okay, na dumarating sa kanila, kaya na nilang i-target using lasers and then pasabugin in the air. Okay? Sir? Yes. Pati, Israel pa. Yung Israel, minamatch niya yung US pagdating sa ano? Sa military prowess. Hindi, yung China, alam niyo bang ang technique dyan sa China? Hindi. Sa China, pag tayo sinakop ng China, magtago lang tayo ng 3 araw. Alam niyo ba yun? Tago lang kayo ng 3 araw. Kasi after 3 days, masisira naman na lahat ng gamit nila yun. Made in China eh. Yun lang yun. Ganun lang ang style doon. Ay, naka-record. Okay, sige. Anyway, so yun yung idea. So lahat yun ay mga light sources. Okay, so ngayon na medyo na motivate na kayo, okay, para pag-aralan ng light, tignan natin ngayon yung properties ng light. Okay? So dito sa picture na ito, okay, siguro ito ay isang image na na-experience niyo rin araw-araw, especially siguro yung mga girls, di ba? Pagdadaan kayo sa isang window, not necessarily mirrors, pero pag dumadaan kayo sa isang window, hindi nyo maiwasan na tumingin dun sa window na yon para i-check kung magulo yung buhok ninyo, di ba? Right? Ngayon, yung window na yan reflects and refracts light. Okay. Alam niyo ibig sabihin ng reflection, right? Diba? So pag sinabing reflection, yung light na tumatama dun sa window ay bumabalik din. Okay? Nare-reflect, in other words. Ang refraction means na pag tumama yung light dun sa window, okay, i-absorb yun ng window and then i-emit niya through the other side. Okay, refraction also involves bending of light waves, which you will see later on. Okay, so kung merong light source, for example, itong tao na ito, tulad ng sinabi natin, she can be a light source. Ang mangyayari from yung light na magagaling sa tao ay mare-reflect, kaya niya nakikita yung sarili niya at mare-refract. Okay? So kaya rin siya nakikita ng mga tao dun sa loob. Intindihan niyo? Okay. Ngayon, kung titingin kayo sa ganitong klaseng window, makikita niyo na yung image niyo ay hindi fully clear. Hindi clear, in other words. Kasi nga, some of the intensity of the light is already refracted. Okay? Ngayon, yun din yung isang technique, actually, pag halimbawa nasisilaw kayo, ayaw niyong tignan yung araw, for example, ayaw niyong tignan directly, kumuha kayo ng not glass, kasi glass will reflect a lot of the light, pero siguro ano, transparent na object, tapos itapat nyo lang dun sa araw, okay, makikita nyo pa rin yung araw, pero nabawasan na yung intensity niya. Kasi nga, some of the light pass through the glass. Okay, so nabawasan yung intensity niya, which means madali nyo na makikita yung araw. Okay? Minsan gumagamit kayo ng mga filters. Ngayon, kailan nyo ba tinitignan ng araw? Tinitignan nyo lang yan pag mga eclipse. Lunar, syempre hindi mo na kailangan ng ano, pag solar eclipse, dun mo kailangan yung mga ganitong mga gadgets. Okay? So, yun yung idea dito. Nare-reflect yung light at nare-refract yung light. At the same time, yung intensities nila ay nababawasan. Okay? Nasi-separate yung intensities. Okay. So, dito ni-represent yung light as both wave fronts or wave representation at saka light, ray representation. Okay? Pero sa mga susunod na images, i-neglect na natin yung
yung ano wave representation. So, ano bang iba't ibang types ng reflection? So, meron kayong dalawang types, tinatawag na specular at saka tinatawag na diffuse. Okay? Lahat ng objects ay nagre-reflect ng light. Okay? Pero they reflect it differently. Ang mirrors, since very smooth yung surface nila, okay, ang type ng reflection na ginagawa ng mirror is a specular reflection. That's why you see yourself, okay, in a very clear and undistorted manner. Yung image ay undistorted at saka clear. Pero pag sa diffuse reflection, okay, ibig sabihin, tumitingin kayo sa isang, or ginagamit nyo yung isang object na rough yung surface. Halimbawa, itong whiteboard, makikita nyo pa rin yung sarili nyo dyan. Pero, dahil yung object ay rough, okay, relatively rough kumpara sa tawag dito mirrors, hindi siya specular reflection kundi diffuse reflection. Sir, yes, wala rin po sa Ah, wala ba? Oo nga pala, Rafael Rayos. One. Okay, anyway. Pwede niyo rin yung magawa sa ano, sa may mga ano ba kayo? Ang tawag dito, pond ba kayo sa ano sa mga probinsya ninyo or meron ba kayong ganun? Ano ba tawag sa Tagalog? Batis ba? Mas wala, edi wag. Pwede niyo gawin yan sa ano sa bahay bago kayo maligo. Siyempre yung tubig dun sa timba. Kampa yan, di ba? Pag tumapat kayo doon, makikita niyo yung sarili niyo. Yun yung specular reflection. Pero pag ginano niyo yung tubig, di siyempre magpo-produce siya ng waves. Okay, yun na yung example ng diffuse na reflection. So makikita niyo distorted na yung image na napoproduce. Okay? Pagdating naman sa refraction, okay, ang nangyayari naman ay some of the light is enters the medium. Okay, some of the light enters the medium. So this image represents yung incident rays, yung reflected rays, at saka yung refracted na rays. Okay? Okay, so ganito yung nangyayari actually dun sa example natin kanina dun sa babaeng nakatingin dun sa window. So, yung incident rays galing dun sa babae, okay, yun siya yung object, okay, then yung reflected na rays ay nare-reflect off the surface of the mirror at yung refracted na rays ay nagpa-pass through the nagpa-pass through the window. Ngayon yung medium na ito is air at itong medium na ito ay glass. Okay? Ngayon, air has a different optical property kumpara sa glass. At yung optical property na yun ay dine-describe natin using a term called index of refraction. Okay, na-discuss ko na yung index of refraction last time. If you recall, yung index of refraction, okay, sa previous na chapter ay related dun sa permittivity at saka permeability constants. Okay? So, pwede natin balikan dito. So, dito, okay, kung naalala nyo itong discussion na ito, okay, yung speed ng electromagnetic waves in a dielectric ay pwede natin i-relate dun sa speed ng light dun sa vacuum. Okay, at ito yung proportionality constant. Okay, so ito yung, ito yung proportionality constant. Ngayon yung ratio ng C over V, yan yung tinatawag natin na index of refraction. Okay? So, yun yung idea. Pero ngayon, ang pag-define natin sa, well, ganito natin dine-define yung index of refraction. Yung index of refraction ay yung ratio ng speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. Okay? And since yung speed of light is the maximum speed, okay, of any object, ibig sabihin yung V na ito is always less than C. Also, ang ibig sabihin nun, ang implication nun sa index of refraction is that this is never less than 1. It's always greater than 1. So, air to air, ang air, yun yung ginagamit natin na index of refraction na 1. Okay? The rest ay ibang index of
index of refraction. So papakita ko yung table mamaya which represents yung which shows yung iba't ibang indices of refraction. Okay, for now, let us quantify yung ano na to, yung mga rays na ito. So first of all, magdo-drawing tayo ng isang line which is perpendicular dun sa surface. Okay? Between the two media. Okay, ang tawag natin dun sa line na yon ay yung normal line. Okay, alam niyo naman kung bakit tinawag normal, di ba? Kasi ang sa mathematics, ang normal is yung perpendicular line. Then, we're going to draw an incident ray, okay, which hits yung normal line dito sa vertex. Okay, and then we're going to draw a reflected ray and another refracted ray. Okay, tawagin natin lahat ng tawag dito, parameters dito sa side na to as A. So lahat ay may subscript na A. Dito naman, lahat ay may subscript na B. For example, yung theta A represents yung angle of incidence. Okay, so incident angle for corresponding to the incident ray. Then theta B represents yung refracted na or yung angle representing yung angle between the normal at saka yung refracted na, na ray. Okay? So it's always referred to the normal line. Okay, theta A ay yung angle between the normal line at saka incident ray and theta B ay yung angle between the normal line at saka yung reflected na ray. Okay, ngayon, ito, hindi natin pwede itong sabihin theta A. Instead, tatawagin natin itong theta R. At itong theta R na ito represents yung reflected na ray. In the same way, it's measured with respect to the normal line. So yung theta R ay angle between the normal line at saka yung reflected na ray. Okay, so yun yung mga ano natin, parameters na gagamitin. Okay, so, ano yung mga laws governing tawag dito reflection at saka refraction? First of all, yung incident at saka yung incident, reflected, and refracted rays and the normal to the surface all lie in the same plane. So, hindi tayo magko-consider ng three-dimensional na anong tawag dito? Na ray diagram. Okay, lahat ng ray diagrams na iko-consider na i-drawing natin ay planar. Or all in a single plane, two-dimensional. Okay, which makes it easier. Okay. In essence, lahat naman din ng light, ng behavior ng light na nakikita nyo ay two-dimensional lang naman din. Okay? So it follows a great deal yung realistic. Okay, really yung tunay na nangyayari sa everyday life. Okay, and then number two is the law of reflection. The law of reflection states that the law of incidence, the angle of incidence, is just equal to the angle of reflection. Okay, it's very, very simple and very straightforward, and also common sensical. Tama? Tama? Pag nakaharap ka sa salamin, siyempre makikita mo ay sarili mo directly. Pag tumagilid ka sa salamin, okay, makikita ka ng tao dun sa kabilang side ng salamin, pero yung angles ninyo ay exactly, angles ninyo with respect dun sa normal line ay exactly the same. Naintindihan yung sinasabi ko? Okay? So yun yung idea. Mathematically, theta A is equal to theta R. Okay. Finally, yung third law is that yung ay nagko-correspond sa law of reflection, refraction, or yung tinatawag na Snell's law. Okay. After yung tao na naka-discover nung law na ito. So, Snell. Pangalan niya is Snell. Spelling ng pangalan niya ay S-N-E-L-L. Okay. Snell's law. Okay? So, ang sinasabi dito is, when a monochromatic light crosses the interface between two given materials, A and B, the angles theta A and theta B are related to the indices of refraction of A and B by this equation. Okay? So, ang sinasabi rito is yung sine, yung ratio ng sine ng angles of incidence at saka refraction ay equal dun sa inverse ratio ng, ano tawag dito, ng indices of refraction. Or kung gusto ninyo,
yung index of refraction ay inversely proportional dun sa sine ng angle. Angle of refraction. Okay? So, pwede nyo isulat itong equation na to as Na sine theta A is equal to NB tapos sine theta B. Okay, so ganun din yung end result. So basically yun yung Snell's law. Ngayon, ano ang implications nung Snell's law? Okay, sinulat nyo ba sa notebook nyo NA is equal to NA sine theta A is equal to NB sine theta B? Sinulat nyo ba yan? Sulat nyo kasi doon tayo magre-refer sa ano na to, sa discussion na ito. Okay, so itong blue na media ay tawagin natin material A. Tapos itong yellow na media tawagin natin material B. Let's assume na yung index of refraction ng material B ay mas malaki kaysa yung index of refraction ng material A. Okay? Ngayon, ang idea nandito is kung malaki yung NB kumpara sa N sub A, yung theta B ay mas maliit kaysa theta A. Okay? So, in other words, nagbe-bend inward towards the normal yung light if NB is greater than NA. Okay, nagbe-bend inward yung light. On the other hand, pag yung index of refraction ng ano bang ginawa dito ng NA ay mas malaki kaysa NB, okay? Yung angle of refraction ay mas malaki kaysa angle of incidence. Okay? Magpo-follow lang naman yan dun sa inverse proportionality relation ng index of refraction at saka nung sine ng angle. Naintindihan niya? Hindi niya? Okay. So, ano bang examples nito? Well, halimbawa, air to water. Pag yung light ay nanggaling sa air, pumasok sa water, ang light ay magbe-bend inward towards the normal. Pero, kung halimbawa, water, yung light ay nanggaling sa water, lumabas siya sa air, ang light ay magbe-bend away from the normal. Okay, kasi yung water has a higher index of refraction than air. Okay? Obviously, okay, pag yung angle of incidence nyo is zero, yung angle of refraction nyo ay zero din. Diba? Kasi ang sine ng zero ay zero. Para masatisfy yung equation na yun, dapat yung sine ng theta B ay, yung theta B ay equal din dapat sa zero. Right? Right? So, madali lang to kumpara sa mga pinag-aralan natin, ano, diba? Pinag-aralan natin yung previous chapter. Agree? Wala nang surprise yan. Yan na yun. Yan na yun talaga. Okay, ngayon. I'm sure nakita nyo na itong similar image na ito sometime in your life. Diba? Halimbawa, maglagay kayo ng object sa loob ng baso na may lamang tubig, makikita nyo yung object na yun nagbe-bend. Tama ba yan? Tama ba? Hindi, tawag dito, parang siguro kung bata kayo, parang magic. Diba? Paano nangyayari yun? Okay, so dito sa baba, itong drawing dito sa baba, okay, represents how or why it happens. Okay, so ang nangyayari ay, asan na yan? Ito yung ruler. Obviously, yung ruler, hindi yan magbe-bend sa tubig. Okay, pero dahil yung ruler ay nag-i-emit ng light, bawa, itong point na to, kung i-consider natin itong point na to, yung point na yan, dun sa ruler, mag-i-emit yan ng light. Okay? Saan pupunta yung light na yon? Siyempre, mag-move yan in all directions. Pero pipili lang tayo ng isa. Okay, isang light ray lang. Ito yung pinili natin na light ray. Okay?
anong mangyayari paglabas niya from the water? Kung ito yung normal line, okay, yan yung normal line, sabi natin, higher index of refraction ang water kumpara sa air. So, the light moves from a higher index of refraction to a lower index of refraction. Anong mangyayari ngayon dun sa light? Magbe-bend away from the normal. So, dito, yung angle of incidence na ito is smaller than the angle of refraction. Intindihan nyo? Intindihan ninyo? Okay. So, yung light na nagaling dito, magbe-bend. So, magbe-bend siya in this way. Okay, ngayon, kung dito nakalagay yung mata nyo, makikita nyo yung light ray na yan. Mata. Mukha bang mata? Okay, parang ganyan yung drawing niya, pero siguro malabo na yung ano. Yan, parang ganyan. Okay, anyway. Yung light na yan, nakikita yan ng observer. Pero hindi niya naman nakikita na nagbe-bend ang light. Di ba? Hindi niya makikita, hindi niya ma-observe. So, ang tingin niya is yung light ay nanggaling dito. Tindihan niyo? So, for the observer, it would seem na nag-bend yung ruler. Tingin niya na medyo lumapit ng konti yung ruler from the surface. Aksanad, intindihan nyo? Yun yung ginagawa ng refraction. Okay, kaya minsan, I'm sure, nakapag-swimming na kayo, di ba? Pag punta kayo swimming pool, yung coin, akala nyo malapit lang. Di ba? Ang ginagawa kasi ng water is, kung titignan nyo rito, imbis na ito yung actual na distance from the surface, pero ito yung nakikita ninyo na distance from the surface. Akala nyo malapit lang. Yun pala, malayo or nasa malalim. Diba? So, ganun din, ganun naman na nakikita nyo sa pool, diba? Pag tingin nyo ganun, uy, mababaw lang. Pag talon nyo, diba? Yung bottom. Okay? Pero, yun yung idea, yun yung ginagawa ng refraction dun sa objects. Okay, questions? Questions? Okay, sige. Break muna tayo. Thank you.